Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyo lahat. At ito na po ang aking pinangako na vlog sa araw na ito. Ito ang pag-uusapan natin. Ano nga ba ang motor ni McKinley Kyle Pass? Ito ba ay Ducati, Yamaha, Honda, Triumph, Kawasaki, Suzuki? Ang daming humula, ang dami pong nagtanong kung ano ba talaga ang motor na gamit ni McKinley Kyle Pass doon sa Moto2. So, ito na po ang kasagutan. Unahin po muna nating tignan ang gulong ng Moto2 na ginagamit na motor ni McKinley Kyle Pass. At ito po, ang kanilang official sponsor ay ang Dunlop. Ang tire specifications na available sa bawat laban ay idedetermina ng championship promoter. Only homologated tires ang pwedeng gamitin. Ano ang homologated tires? Yan po ay ang mga gulong na dinevelop at inaprubahan ng mga vehicle manufacturer or motorcycle manufacturer. At isa po dyan syempre ang Dunlop. Yan. Kaya po ang Dunlop ang talagang naging sponsor nitong 2021 FIM CEB Repsol Moto2 World Championship. A maximum of one rear slick tire per race may be used. Punta naman po tayo sa chassis ng CEB Moto2. Ayan, ang kanila pong chassis na ginagamit ng BR46 Master Camp Team na kinabibilangan ni McKinley Kyle Pass ay ito pong Kallax. The chassis must be prototype. The design and construction of which is free within the constraints of the FIM Grand Prix Technical Regulations. The mainframe, swing arm, fuel tank, seat, and fairing bodywork from a non-prototype, in example, series production road homologated motorcycle, may not be used. Dahil nga ang required na chassis para sa Moto2 ay isang prototype, kaya ang mga team ay nakahanap ng isang Kallax Engineering na pinamunuan ni Alex Baumgartel and Klaus Hirschhorn. Ang mga engineer na ito ay galing sa Bobingen, isang maliit na bayan sa may Augsburg sa may Germany, at sila ay talagang mga mahihilig sa motorcycle racing. Ang magkaibigan na ito ay laging nagmomotor para sa kasiyahan at naging inspirasyon sa kanila nang sila ay mapunta sa Sachsenring Track Day at naisip nila sa kanilang sarili na kailangan nilang gumawa ng sariling racetrack bike at mas better kaysa doon sa kanilang mga napapanood. At doon na nga nag-umpisa ang Kallax Engineering. At noon ngang 2005 ay nabuo nila ang Kallax AB1 na merong 1000cc twin inserted into a self-made steel frame. And the rest ay history para sa Kallax Engineering na nagsimula lamang sa pangarap ng dalawang magkaibigan. At noon ngang 2015 ay nasa place 1 to 3 of the Riders World Championship si Johan Zarco, Alex Rins at si Steve Rabat. Lahat ay gumagamit ng Kallax chassis. At noon namang 2019, 10 teams at 17 riders ang talaga namang nakapasok sa 14 victories, 10 second place, 12 third place, 11 out of 19 sa pole positions, victory of Riders World Championship at victory of Constructors World Championships ang nakamit ng Kallax. Punta na po tayo sa pinaka-importanteng parte ng vlog na ito. Punta na po tayo dito sa makina. Yan. It's compulsory to use the Honda CBR600RR model 2007-2008 until 2020 Type PC40X. Yan, yan po ang makina ng Moto2 na dinadrive na motor ni McKinley Kyle Pass. Siya po ay model na CBR600RR. Yan. So merong medyo may pagkalito. May mga nagtanong din po sa akin na Triumph daw ang sinasabing makina
ng sinasakyang motor ni McKinley Kyle Pass. So, dalawa po kasi ang Moto2, isang MotoGP at isa pong CEB. So, si McKinley Kyle Pass po ay lumaro doon sa CEB. So, ang kanyang ang sinusunod po doon ay yung makina ng 600cc na CBR. At dahil nga si Valentino Rossi ay nakadikit na ang pangalan sa Yamaha, kung iisipin ng ating mga manonood at ng mga taga-suporta ni McKinley Kyle Pass, ang talagang unang papasok ay Yamaha ang kanyang ginagamit na makina. Pero hindi po, kundi ito ay makina nga ng Honda CBR 600RR. At yung taon po na 2007 hanggang 2020 lamang ang pwedeng gamitin. 2007 pababa ay hindi na po pwede. At dahil nga po yan, syempre dahil nasa BR46 Master Camp si McKinley Kyle Pass, eh syempre po, nung mga panahon na kumakarera si McKinley Kyle Pass, hindi pa natin alam. At yan po ay tinanong natin sa kanyang buddy, sa kanyang manager na si Sir Jordan Cornista. Talagang nilinaw natin at talagang tinanong natin kung ano ba talagang makina ang gamit nitong si McKinley Kyle Pass doon sa kanyang Moto2 na motor. So yun nga po at na clarify talaga na ito ay makina ng Honda CBR 600cc. Yan. So yun po. Ito pong makina at ito pong makina ng ginagamit sa Moto2 ay hindi po ito pwedeng palitan, hindi po pwedeng gumamit ng iba, kundi yun lamang 600cc ng Honda CBR 600RR model. Yun lamang po, walang ibang pwedeng gamitin. At ang ginagamit po na gasolina dito sa makina na ito ay unleaded lamang. Yun, unleaded lamang. At ang ito, meron akong gusto pang idagdag na yung pong ginagamit nila sa front suspension, tapos doon sa brake system ay non-ABS. Ayun, non-ABS po yung ginagamit doon. Anti-lock brake system are not permitted. Braking inputs must be powered and controlled solely by the rider's manual inputs. Conventional hydraulic hand foot controls such as master slave cylinders for brake systems are allowed. Ayun po. At sa Moto2 po ay meron po lamang timbang na pinapayagan. Ito po yung minimum weights permitted para sa Moto2. Motorcycle plus rider is 217 kg minimum. Bago po tayo magtapos, ito po ang post ni McKinley Kyle Pass sa kanyang Facebook. Ang sabi niya, "The very challenging week has finally ended. Being a rookie in the FIM CEB race, I was able to get to know the bike and how competitive it is racing in Europe. Race 1 and 2 ended not in the way we wanted, but I learned a lot this week. And I will go to the Portimao race having more confidence and knowledge to be better. I would like to thank my Yamaha BR46 Master Camp, BR46 Academy, Yamaha Motor Racing, and Yamaha Motor Philippines Incorporated, and all Filipino fans. See you on the next round in Portimao." Ayan, at ready na. Siyempre, abangan po natin sa July 4 ang susunod na laban ni McKinley Kyle Pass. At yan nga po, dahil nga po sa tayo ay talagang napunta ngayon dito sa Motovlog dahil nga po dito sa laban ni McKinley Kyle Pass. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na mga sumusuporta dito sa mga vlog po patungkol kay McKinley Kyle Pass. At suportahan po natin ng tunay talaga ang ating mga rider. Yan, katulad nila Masato Fernando, katulad nila Kerwin Chang, yan, sila Jan J.E. Inguito, sila Sir Toti, yan, katulad niyan, Toti Alberto, ang magkapatid na Troy at TJ ay sasabak po sa Philippine Superbike Championship. Yan, magkakaroon ulit ng karera ang mga superbike sa atin. At meron ding laban sila Justin Bethany Tolentino. Yan, yan naman, meron ding liga na mangyayari. At ito, next week na yan. Sana masuportahan po natin ang ating mga riders. Yan, at syempre, abangan po natin ang paparating din na ARRC na sana matuloy na talaga this year. Yan.
Ayan, sana po talaga matuloy. At yun, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod po na vlog. At yun, abangan nyo lang ang aking mga vlog patungkol po dito sa motor. At yun, meron po tayong mga ilan pang mga exciting na topic na mapag-uusapan dito. Maraming maraming salamat po. Ayan, ingat na lang kila Sir Jordan Tornista at kay McKinley Kyle Pass na nalalapit ng umuwi sa Pilipinas. Yan, thank you sa inyong suporta. At yeah, syempre, maraming maraming salamat kay Sir Jordan Tornista sa pagtulong para matapos ko itong vlog na ito. Maraming maraming salamat po. Thank you very much. Kita-kits po ulit tayo sa susunod po na vlog. God bless us all. What's up mga tropa peeps?